So yun na nga mga kasarits, again Mr. Chin Nito and welcome back to my YouTube channel. So yun na nga guys, bali nagkayakagan kami ng kapatid ko and yung nanay ko at saka yung pinsan ko na pumunta sa Pierya sa may barangay San Manuel, Tarlac City. So dito guys sa part na to, bali nandito kami sa part ng Caterpillar na kung saan ayun, tamang tambay lang at nanonood ng mga nakasakay. So far, kasama ko yung mga pinsan ko, kapatid ko and at the same time yung nanay ko at si Tito. So guys, nakaka-enjoy lang and ito yung best experience nating mga tindero at tindera kapag napupuntahan natin yung mga gusto nating puntahan. Like, ito nga yung sa Pierya'han na kung saan yung madalang lang talaga tayong makapamasyal kasama yung family natin. So par dito sa part na to, bali nanonood lang ako, ayoko ng sugal kasi hindi ako mahilig dyan and baka matalo ako, ayun, iyak ako. So kahit piso ko tatiyak ako pag natalo, so magsisisi talaga ako. Kaya hindi ko hilig magsugal kahit saan ako makarating or saan man ako magpunta. Kahit sa bahay lang, hindi ako nagsusugal. Pero kung nagkayakagan lang kami ng mga kapatid ko, yung mga pinsan ko, so push lang. Kasi kayo-kayo lang din naman yung magbabanding. Okay? So dito nga is, ito si Joy-Joy and si Janet. And dito sa part na to, bali, ayun, kumukuha lang ako ng mga video. Bali, siyempre, kasama ito sa mga lakad namin, yung pag-video and pag-vlog ko kasi ito na yung pinaka-hobby ko sa buhay ko. And at the same time, ito na nga, dito sa part na to, bali, naghahantay yung mga pinsan ko na makasakay dun sa kabayo-kabayo, okay? So, yun nga yung habang nagtatambay ako dun, nakita ko yung mga Kalat-Kalat TV. Hello sa inyo, shoutout sa inyo, Kalat-Kalat TV. So, yun na nga, nakasakay na si Brel dun sa kabayo. And, ayun, napapaisip ako kung nagbantay ako, edi may benta ako. Pero, dito sa part na to, ayun, i-enjoy ko na lang yung sarili ko dito and yung family ko na kasama sila. Siyempre, after, ayun, nagtambay. So, tumingin kami ng pwede namin kainin dito sa area na to kasi ang dami talagang pwedeng pagpilian or kakainan dito or kakainin kumbaga. So naisip namin na tusok-tusok na lang or yung kwek-kwek, ganun, yung bituka ng manok or isaw, ganun, kasi favorite namin yun, okay? So doon sa paghahanap namin, ito nga nakita ko yung dalawa, si Girlie at yung kanyang pinsan na kung saan kumakain sila doon. Tinanong ko kung masarap, sabi nila okay naman, masarap daw. So far siyempre favorite yung isaw. Isa sa mga favorite ko nakainin yung isaw ng manok. Siyempre, ito rin yung pinili nila and yung kwek-kwek. So, siyempre, habang namimili sila or kung ano yung kakainin nila. So, ako naman ito, binibidyo ko sila. Kasi ang daming bumibili talaga. Halos talagang, ito yung pinakamasarap daw na sauce dun sa area na to. So, siyempre, nakita ko din dito yung bibingka na kung saan isa sa mga favorite kong kainin lalo na kapag mainit. And sa umaga naman, habang nagkakape, ayun. So dito napapaisip ako kung ano yung mga sinahog nila dito. And yun na nga, special daw siya. Meron siyang itlog na pula. And ayun na si Anjanet, umiinom yata ng mango shake dito. At yun na nga, napag-desisyon ako na bumili ako ng 5 piraso kasi nga 40 pesos per each. Sobrang sarap nito guys. Grabe, isa sa mga favorite na kainin ko yung bibingka. Naghahanap ako ng puto bongbong kaso, siyempre pang Christmas season lang yun. Pero alam ko sa ibang lugar merong nagtitinda ng mga iba't ibang klase ng kakanin, no? Like yung puto bongbong, isa sa mga favorite ko talaga. At first time ko nakakain nung nasa Cavite ako nagtatrabaho doon. So sa mismong simbahan, simbang gabi noon, and ayun, nakita ko yung puto bongbong, then bumili ako, tinikman ko. Ang sarap, grabe. So guys, dito nga sa part na to, bali piniprepare na ni Kuya yung aking biniling bibingka na kung saan meron akong biniling 5 piraso and 40 pesos yung bawat isa. Siyempre 200 yun yung 5. And sabi ko nga sa kanya na isama ko siya sa vlog ko and ayun, tumawa pa nga siya eh. Then siyempre yung pinakasahog nito or yung pinaka sa usawan is yung niyog, kinayod na niyog. And siyempre nilagyan niya ng toppings sa taas ng star margarine na pampasarap din naman, di ba? So ayun, sabi ko sa kanya na dagdagan yung niyog na kinayod para at least ayun, masarap yung bibingka kapag maraming niyog. Sabi niya pa nga sa akin na kinayod daw ba? Eh kung bibigyan niya ako ng hindi kinayod, eh wala naman kami pangkayod, di ba? So, ayun, sabi ko, siyempre, yung nakakayod na. At para at least, ayun, nakakainin na lang sa bahay pag uwi namin. Okay, so far, eto nga, sabi ko, dagdagan niya. So, dinagdagan niya naman ng, hindi ko lang kung 2 or 3 na kutsara. And, ayun, habang nagpapahinga ako dito, so naisipan ko i-video yung mga Ferris wheel at kabakabayo at yung octopus na kung saan first time ko palang nakasakay. And siyempre bumunga din sa akin yung magic water nito na kung saan nagtrending ito sa Maynila yata, hindi ko sure. Pero yun lang sa ngayon guys, bye bye, see you on my next vlog.